Itong mga galing sa Biblia, nagtago ko kanina. Itong itsura itong mga galing sa Biblia. Wala na, ano. Ah, okay. Okay, sige, tanong. Tanong. Kung mayroon na manonood sa YouTube, ipalabas namin ito sa mga Facebook at YouTube. At may mga magagaling sa Biblia na gusto ko mong makipag-argue sa akin, makipag-debate, abangan ninyo ko sa April 2015. April, uwi ako sa Pilipinas. Ako ang magasto. Ha? Makipag-debate kayo. Kahit anong topic ko sa Biblia. Ha? Si Jesucristo ay anak ng Diyos. Si Jesucristo ay nagdala ng kaligtasan. Si Jesucristo ay Kristiyano. Si Jesucristo... Ang Biblia ay pulong ng salita ng Diyos. Lahat. Ha? Kung mayroong mga Kristiyano din sa YouTube, I'm challenging watching in the YouTube kasi maraming tao naglilikramo. E bakit daw nga si Jesucristo palagi ang topic ko? E bakit naman? Si Jesucristo Muslim eh. Bakit daw si Jesucristo ang topic ko palagi? Dahil si Jesucristo ay Muslim. Sabi, hindi. O ano siya? Romano Katoliko? Sige, basahin mo. Ano siya? Hindi, wala rin. Ano siya? Ano siya? Baptist? Sige, basahin mo nga. Si Jesucristo sa Batista? Sige, basahin mo. Maglikramo kung sasabihin natin na Muslim. May katibayan naman tayo eh. Ha? Na Muslim eh. Okay, sige. Sige, sige. Sabi nga yung sa kung sino matapan doon kay si Kristo, tayo mo muna. Tayo mga Muslim. Oo nga. Nagmamahal tayo ni Kristo eh. Dahil ayaw natin masaktan si Kristo. Pero lahat ng Kristiyano, gusto sila mamatay si Kristo para mahugasan ang sala nila. Sino nagmamahal kayo ni Kristo? Ayaw natin masaktan si Kristo. Bakit? Propita siya ng Diyos. Magpakamatay tayo kung sasaktan si Kristo. Pero lahat ng Kristiyano, gusto silang mamatay si Kristo dahil ang dugo ni Kristo maglinis sa kanilang kasalanan. Sino nagmamahal ngayon? Common sense. Oh, sige, sige. Sige, Brad, tanong. Bakit si Kristo wala ka nawa? Kaya si Muhammad, sige, akin na nga. Akin na. Bakit si Kristo walang asawa? At si Muhammad, marami. Laruhang marami ha? Sa kalibo, marami din yan. Brother, nagkakamali ka sa tanong mo. Dapat ang tinatanong mo si Kristo, hindi si Abraham. Ako yung tinatanong mo eh. At saka ang totoo lang, hindi ko alam, Brad. Bakit siya ay binata, inshallah, in the day of judgment, or before the day of judgment, tatanungin natin siya. Sa kabilang buhay, kung magkita tayo sa paraiso, tanungin natin si Jesucristo, bakit hindi ka nag-asawa yung doon ka pa? Pero sa Islam, babalik siya. Mag-asawa siya. Sa katuruan ng Islam, babalik si Jesucristo at mag-asawa. Yung panahonan pa niya dito, ay hindi siya nag-asawa, Allahu alam, anong dahilan? Anong dahilan? Ang Allah nakakalam, anong dahilan? Pero in Islam, he will come back, Allah will send him back, at mag-asawa si Jesucristo. At si Jesucristo, sasama sa mga Muslim. Muslim siya. Kasi kung si Jesucristo ay sasama sa Kristiyano, saan si Kristo? Supposing ha, pupunta si Jesucristo dito sa Qatar. Example lang, pupunta si Jesucristo sa Qatar. Ang simbahan ng mga Muslim, ang taong sumasamba sa loob, pareho. Sa kapanahonan niya, pareho ang mga Muslim. Ha? Walang piano, walang upuan, walang sayawan, walang diskuhan sa loob. Pareho ang tao ay hiwalay ang babae, hiwalay ang lalaki. So kung ako si Jesucristo pagdating ko, papasok ako dahil pareho yung pagsimba nila, pareho kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tullah. Eh kung si Jesucristo ay pupunta sa Pilipinas, granting si Jesucristo ay pupunta sa Pilipinas, malilito si Kristo, saan ako papasok? Sa iglesia ni Kristo? Matulis yun eh. Tulis eh. Parang tinutusok ang langit eh. Papasok ako dito? Kabila naman, inandoon yung katawan ko, binita eh. Papasok kayo ako doon? Baka bitayin din ako dyan eh. Ha? Diba sa Katoliko, diba binitay? Kung si Jesucristo ay harap siya sa mga, sa pupunta siya sa Pilipinas, saan siya papasok ng simbahan? Dito ako, tinutusok ang langit. Grabe naman, masakit naman ang langit tinutusok. Dito naman, binibitay ako dyan. Nakabitay ako. Kayo kaya, papasok kaya kayo sa lugar kung mukha niyo binibitay doon? Ha? So malilito si Kristo. Tapos pagdating ni si Kristo, supposing, pagdating ni Kristo, granting si Kristo ay pumasok sa Roman Catholic. Pag sabi ni Kristo, sa English kasi, peace be unto you. Sa Aramaic, Hebrew, Arabic, at Semitic language, Assalamu alaikum. Ha? Kundi magtakbuhan yung mga Katoliko. Sabi na, Bin Laden nandito. Ha, magbalbas eh. Ha? Magtakbuhan yun. Imagine, what do you think?
Kung ganito yung balbas ko, haba, pag niya, nandun ako sa pulpito ng sapare, tapos sabihin ko, Assalamu alaikum, ganitong mukha ko, hindi kayo magtakbuhan ang mga Romano Katoliko? Ha? Huh? Misis ko nga, one time pumunta doon sa munisipyo, sa City Hall, sa Dumaguete, naghijab yung misis ko. Ha? Huh? Naghijab, pumasok sa City Hall. Yung pagbukas sa ano, pagbukas ng guardia, nakahijab siya eh. Lahat tumayo, gustong tatakbo, isa lang ang pintuan. Tumayo lahat, naratol dahil kala siguro may bumba sa loob. Ha? Ganun eh. So natatakot sila. Kung si Jesucristo ay pupunta sa Pilipinas at darating siya doon sa Romano Katoliko, ano ang dasal? Hail Mary, full of grace, the Lord is with you, blessed are you among women. Ha? Yung, hindi si Jesucristo, ito dasal niya eh. Ha? Hindi. Tapos, ano pa? May kandila-kandila pa. Bakit sa kapanahon ni Jesucristo, may kandila-kandila? Ha? Doon naman siya sa mga bunagin. Ha? Jesus is the Lord, the Lord, the Lord, the Lord. Eh, siguro ba itong bastos to ah? Kung ako si Jesucristo? Ha? Saan papasok si Jesucristo? Sa simbahan ng born again? Sa simbahan ng iglesia ni Cristo? Sa simbahan ng Baptist? Sa simbahan ng sa Romano Katoliko? Saan siya papasok kung pupunta si Jesucristo sa Pilipinas? Pero I'm sure, kung dito siya sa lugar ng mga Muslim, at talaga walang duda, paduda-duda, babalik si Jesucristo sa lugar ng mga Muslim. Bakit? Dito siya galing eh. Si Jesucristo ay galing sa gitnang silangan. Nandoon ngayon sa langit, kinuha ng Panginoon. Ibabalik siya. Sabihin ba ni Jesucristo, Panginoon, ibalik na muna ako sa Pilipinas. Sabihin ka ni Jesucristo, ibalik kita ngayon sa mundo. Sabihin ni Allah, supposing sabihin ni Allah, panahon mo na babalik sa mundo. Isa al-Masih, or Jesus Christ, panahon mo na ang babalik sa mundo. Pwede bang sabihin ni Jesucristo, Allah, saan po sa mundo? Pwede po doon na lang sa tundo? Sabihin ka ni Kristo yun? Sabihin ka ni Kristo nga, Panginoon, ibalik po ako sa China. Pwede sabihin ni Kristo yun, ibalik ako, Panginoon, sa China? Sabihin naman ni, sabihin ni Kristo, ganting, ibalagay ako sa Japan, doon ako ipadala sa Japan. Pwede kaya? Ha? Yung question eh, ipadala ako sa Amerika? No. As, anong sabihin ni Kristo? Panginoon, Ya Allah, kinuha mo ako sa gitnang silangan, sa Middle East. Panginoon, Ya Allah, ibalik mo ako sa gitnang silangan. Normal yun. Ako Cebuano, kung kunin ako sa Panginoon, ha? Ibalik ako sa Panginoon, ako Cebuano, punta ako sa Luzon? Punta ko sa Cebu. Cebuano, God, Laurel, Cebuano, at himuon ako sa Luzon. Ha? So Cebuano, kukuhaan ko sa Diyos, ibalik ko sa Cebu ko mabalik. Cebuano man. Ha? Ngapod, Muslim si Kristo. Ha? Eh, kunin siya, ibalik. Saan siya ibalik? Eh, sa mga Muslim. Pero hindi matanggapan, no? Ng Muslim si Jesucristo. Ayun, no? Ngayon, tanong na. Oh, sige.